Hello guys, ayan sa nakikita nyo ngayon, meron tayo dito ang cellphone at CCTV camera. For today's video, ituturo ko sa inyo kung paano i-connect ang CCTV sa inyong cellphone. Syempre, kailangan natin ang CCTV lalo na sa panahon ngayon. Para naman meron tayong peace of mind kapag walang tao sa bahay. Para ma-monitor nyo ang bahay nyo o kung may baby kayo, may mga pet, or sa may mga tindahan dyan, kailangan talagang may CCTV. Itong CCTV na meron ako, ito ang gamit namin. At alam nyo ba na kapag wala kayo sa bahay at kung sino man ang naiwan sa bahay nyo, pwede nyong kausapin. At kapag sumagot sila, maririnig nyo rin na para kayong nag-video call. At kapag may ibang taong papasok naman sa bahay nyo, rinig na rinig nyo ang boses nila. Sobrang linaw guys. Tsaka meron din tong lagayan ng memory card. So yun lang, wag na natin masyadong patagalin. Start na tayo. So ililayer ko na lang ang aking screen recording para naman mas malinaw. So ayun, so una, kailangan nyo muna mag-install ng RMT app sa Play Store. So ayan, mag-install tayo ng RMT app. So naka-install na ko guys. So after nyong ma-install, i-open nyo. Tapos, after nyan, mag-sign up kayo. I-click nyo ang sign up sa baba. Tapos, dito ilalagay nyo ang inyong email. Yes guys, ang inyong email address. Ilagay nyo. Tapos, i-check nyo to sa baba. Tapos, i-click nyo ang next. So after nyan, maglalagay naman kayo dito ng nickname, password, at confirm the password. So ilagay nyo dyan ang nickname nyo. So kayo nang bahala kung anong nickname ang ilagay nyo dyan. Tapos sa baba naman, ilagay nyo ang password. So after nyan, sa baba, i-confirm nyo lang ang password nyo. So confirm the password. Ilalagay nyo lang dyan ang password na nilagay nyo sa taas. Ayan. So after naman yan, i-click nyo ang done. So dito, lalabas ang tips. So i-click nyo lang ang okay. Tapos, allow. So, dito, mag-a-add kayo ng device. So, i-click nyo lang ang add. Tapos, hanapin nyo dyan ang CCTV camera na ginagamit nyo. So, itong akin sa baba. So, i-click natin. Tapos, please power on the device. So, kailangan nyo siyang i-turn on. So, kailangan nyo siyang paganahin. So, i-on nyo lang. Pagkatapos, kailangan nyong ilapit sa router nyo para mas mabilis siyang makonect. Ayan, umiilaw na siya, naka-on na. So, after nyan, i-click nyo lang ang next. Tapos, please reset the device. Hold the reset button on your device for 4 to 5 seconds. Wait for flashing red indicator light. Tapos, tap next. So, meron siya ditong reset button. So, ilong press nyo lang ng 4 to 5 seconds. Tapos, kapag tumunog na, okay na. So, next, i-click nyo lang tong sa baba. Make sure the red light of the device flashes slowly. Tapos, tap next. So after nyan, mapupunta kayo dito sa Secure Wi-Fi Network. Ilalagay nyo lang ang iyong password. Tapos tap next. Tapos lalabas ang tips. I-check nyo lang kung tama ang Wi-Fi name at Wi-Fi password nyo. Tapos i-click nyo ang OK. And so mapupunta kayo dito sa please remove all the film from the lens. Tap next to show a QR code and let your device scan the code. Keep your phone 5 to 8 inches from the lens. So dito kasi meron tong plastic na nakakover nung hindi ko pa siya ginamit. Pero ngayon wala na, kinuha ko na dahil ginamit ko naman na siya. So yun lang, i-remove nyo lang ang plastic na nakalagay dyan sa lens. Tapos, i-click nyo lang ang next. Tapos, ang gagawin nyo, iganyan nyo lang, itapat nyo lang siya.
maghintay kayo na tutunog siya. So after niyan, kapag tumunog na, i-click nyo lang notification tone heard. So tapos maghintay tayo, connecting na siya. So maghintay tayong mag 100%. Ayan, hintayin natin mag 100%. So kapag ang lalabas, the device is not found, kapag ganyan ang lalabas guys, mahina ang connection nyo. So mag other methods na kayo. I-click nyo sa baba ang other methods. Tapos manual configure. So dito, please reset the device. So i-reset nyo ulit gaya yung ginawa nyo kanina. Ilong press nyo ng 4 to 5 seconds. Tapos wait for a flashing red indicator light. Tapos tap next. So ayan, umiilaw na. So hintayin natin na mag-blink-blink ang ilaw na red. Ayan. So okay na, nag-blink na siya. So i-click nyo to sa baba, check. Tapos tap next. So mapupunta kayo dito sa please tap the reset button. Tap the reset button. Wait for the indicator light to flash blue slowly. Tapos tap next. Tap the next button. Click nyo lang ng isang beses. Huwag nyong ilong press. So, isang click lang. Tapos, kapag nagkulay blue na ang light niya, so okay na, itap nyo ang next. Tapos, mapupunta kayo sa Silikyu Wi-Fi Network. So, ayan. Ilagay nyo ang password nyo dyan. Tapos, tap next. Tapos, i-confirm nyo lang kung tama ang Wi-Fi name at Wi-Fi password. Tapos, tap OK. Click nyo ang OK. Mapupunta kayo dito sa tap connect button. Select STRM, tapos return to app. So, may connect sa baba. I-click nyo. Tapos, mapupunta kayo dito sa Wi-Fi network. So, click STRM. So, yan yung sinasabi kanina. Na-click ang STRN. So, connected na siya. Back tayo sa app. Ayan. Naglo-loading na siya. So, connecting. So, maghintay na naman tayo ng 100%. So, ayan. Device found. So, okay na. Naka-connect na. I-click nyo ang done sa baba. So, ayan, dahil naka-connect na siya, i-remove ko na ang aking screen recording. Ayan, tapos, i-click nyo lang to. So, ayan na siya. Diba guys, ang linaw. Sobrang linaw niya. Sobrang linaw ng kuha. So, dito, i-click nyo to. Gaya na sinabi ko kanina, kung gusto nyo makausap yung nasa harap ng CCTV. So, i-click nyo lang yan. So, dito naman sa arrow, i-click nyo yan para naman ma-adjust siya at umikot-ikot. At mayroon din siyang lagayan ng memory card. O, ayan. Alam nyo na kung paano i-connect ang CCTV sa inyong cellphone. Sana nasundan at nagustuhan nyo ang video ko. So, that's it for today's video, guys. At kung bago ka pa lang at hindi ka pa nakasubscribe sa channel ko, huwag mong kalimutang mag-like, subscribe, at pindutin nyo na din ang notification bell para updated kayo sa mga bago kong video na i-upload. Thank you so much for watching!